Feeling satisfied ka talaga pag may mga bunga na ang mga upo. Happy to share you ang latest sa mga upo dito sa aking garden in France, upo or battle gourd. Kagagaling ko lang sa lake at naligo doon kasi super init talaga today. Around 38 degrees Celsius. But then, bago ako pumasok ng bahay, ay daan muna tayo dito sa upo bahay kubo or upo pergola. Ayan. Wow, ang lalaki na talaga. Ayan. Tapos, ayan. May nakatago pa dito. Then ito. Then, ayan. Marami na talaga. And then, nakakatuwa lang kasi akala ko hindi siya magbunga this year. Kasi pahirapan talaga sa weather yung summer, June and July, na almost ulan lang. Tapos malamig talaga ang panahon na hindi mo talaga ma-feel na summer. But during August time, ay medyo nakarecover ng konti. And that time, mainit talaga. And tingnan ninyo ang bilis. Nagkaroon ng bunga ang mga upo. Of course, this time, may mga malalaki na at meron na din akong na-harvest. Ayan. Ayan. Yung sukat nito na pergola or bahay kubo ay aabot ng 10 meters. Tapos yung taas to pababa ay 2.5 meters. Diba? Nakakatawa ang dami na ngayon. Pasensya talaga today. Super ang init at kagagaling ko lang sa lake, naligo doon. Kasi sobrang init talaga, around 38 to 39 degrees Celsius. Welcome sa aking munting bahay kubo ng mga upo or battle gourd dito sa aking garden in France. Happy Pinay gardener talaga ako dito na kahit papano, kahit malayo sa aking pamilya ay parang nasa Pinas lang dahil sa mga tanim ng mga Asya or Pinas na gulay dito sa Pransya. Para sa inyong kaalaman, ang bahay kubo na ito o tinatawag ng aking husband na isang German-American na pergola or la pergola ng mga upo, yung bahay-bahay ng mga upo, ay talagang ginawa niya ito dahil sobrang suporta talaga si hubby sa aking hilig sa pagtatanim. By the way, iba't ibang klase ng upo ang andito sa aking bahay kubo in France. Ito na klase ay yung long upo. This year, itong isa ay pinataas o pinahaba ko pa talaga na gusto ko siya gawing pang punla next year, next summer. So, as in, di ko akalain na hahaba ng hahaba na sobra 3 meters na talaga yung haba. And then, sa makikita ninyo din na aside sa long upo, meron ding yung Pinas upo, medium na klase, yung maliit din na klase, tapos yung parang may dotted na kung saan, ay, ang saya ko talaga. Di ko talaga akalain na maraming upo this year kasi sa sinabi ko na, na talagang pahirapan sa weather na malamig, maulan, yung sobrang lamig na below 10 degrees na hindi makayanan din ng upo na magye-yellow yung mga dahon nila. Pero ang saya ko this time na talagang sobrang healthy at tataba ng mga upo. Ang saya na makakain ulit ng upo at maraming ma-share sa mga kapwa Pinay na nandito lang malapit sa amin. Happy Pinay Gardener here! Hope you like this video at huwag kalimutang i-like, share at subscribe ang aming channel. Thank you and God bless us all!